ang dami. So, totoo lang, at meron time na hindi ko naaabot yung note kasi it's either pagod na pagod ako o previous night meron akong kinantahan. So, hindi ganun kaayos yung boses ko. So, may ganun. O, meron din akong napiyok ako. So, ginagawa ko, pag napiyok ko to, pipiyokin ko na yung the rest. Para mukhang... Kasama sa style. Alam niyo na yung mga trade secrets ha, para mag-last sa music industry. We're live on Facebook, so everybody knows. Okay, those are not secrets anymore. Next question, please. Oh, Sir Ryan. Embarrassing? Wala. Oh, sorry kayo. Just being honest. Kasi, ang trabaho namin as music director, sa likod na kami. Hindi naman kami, hindi kami frontliners eh. Ang pinakamahirap na trabaho, yung nasa frontline. Yung mga nasa likod, yung mga musicians, we're having fun. We have so much fun. The responsibility is not as much as them. Kaya lang, kailangan yung support namin sa singer ay more than 100%. But we do that during rehearsals. So sa rehearsals, napaplancha yan. So the reason why walang embarrassing moments is nasa likod kami, kung may bulyaso, we can always tell the sound man, we can always go out and fix, have it fixed. So hindi kami yung tipong embarrassing kasi sa likod lang kami. Yeah, ano na lang, Sir Ryan, kung meron po kayong artist as musical director na pumiyok or parang hindi naabot yung notes, ano po yung ginagawa po ng isang musical director to help yung parang sakto. Tumatawa din ang malakas. Tumatawa din ang malakas. Pinagtawanan, gano'n. Pinagtatawanan namin kasi para mag-aaral lang. I mean, you know, nangyari, what can you do? Hindi naman pwedeng ibalik yung nangyari. So, we just take it lightly. However, sometimes, talagang pinipilit namin hindi pansinin kasi gusto namin idiretso yung show na walang feeling na nagkamali o walang feeling. Ganun naman ang trabaho natin. Pero sa kawawa yung singer yun pagdating sa, ano, pagkatapos ng show. Katakot-takot na, ano, kanchaw. I'm sure those things happen, really. I mean, no.